Hello mga sir, ngayong araw na to meron tayong dalawang pasyente, isang NMAX V2 sa isang NMAX V1. Problema is menor. Okay, marami na akong content na ganito sa YouTube saka sa Facebook. Palaging problema is yung either mataas na menor or mababang menor. Pakita ko muna sa inyo yung nangyari dito sa dalawa para maintindihan nyo. So start natin mga sir, para madinig nyo yung kanyang menor. Ayaw niya mag-start eh. Ayun o, nag-start siya pero sobrang baba ng menor. Nasa 1,100 RPM lang to. Hindi ganito yung tamang menor nito. Pareho lang to ng problema, parehong mababa yung menor nila. Ito naman yung NMAX V1. Ayun o. Ayaw mag-start. Kailangan mo siyang lagyan ng konting gas. Yan. Tapos, kapag binitawan ko yung gas, wow, may menor. Sobrang baba rin ang menor. Ayusin natin mga sir. Usually, ito may kasalanan yan. Itong sensor na to. Parehong NMAX V1 saka NMAX V2 meron tinatawag na ganito. Idle speed control valve. Open natin. Mga sir, nakalasin natin yung idle speed control valve. Mapapansin nyo mga sir na sobrang taas niya. Okay, sobrang taas niya from the shaft dun sa ilalim papunta dun sa pinakadulo nung valve. Ito, bigyan ko na kayo ng tip para sa mga kapanood nito. So, isasagad nyo. So, wala nang masyadong clearance from the ilalim, no? Bilang lang kayo ng anim na half rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos babalik nyo siya ng nakaganito. Yan, tip. Tip sa mga magkakalas ng throttle body or mga ISC dyan, yung mga gusto maglinis sa NMAX V1, ganito nyo po siya babalik. Anim na half rotation mula dun sa ilalim. Balik natin to. Start natin mga sir, subukan natin. Basic. Basic, di ba? Basic. Okay, so one down tayo, lipat naman tayo dun sa kabila. Okay, nandito na tayo sa NMAX V2 naman, so hugutin natin yung ISC. Tignan natin kung nasa baba o nasa taas. Yan. Para sa akin, sobrang taas nito. NMAX V2 naman, 12 half rotations. Magkaiba sila. So, subukan natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 half rotations. Atin kung makukuha. Ang NMAX V2, sobrang selan. Aerox V2. Basta yung mga keyless, sobrang selan ng ano nila. Minor. Kaya pag nagpapa-throttle body kayo, yung pupuntahan yung shop na nag-FI cleaning or nagka-throttle body cleaning, may gamit. Kasi sobrang selan ng V2. Pati yung Aerox V1 na keyless, sobrang selan nila. Paano ko nalaman? Dami na kaming natutunan dito eh. Diba? Basic! yun lang yung vlog ko. Ano? Tutok mo kay sir sa mga nagpagawa. Ano sa'yo, Yamaha? Basic lang pala. NMAX V1 to. Mapapansin nyo, mahaba yung edits niya sa dulo. Yan. Yan. Ito naman yung sa V2, mapapansin nyo. Ito mo, Kyle, diba yung difference? Yung sa V1, tusok na tusok yung valve. Dito sa V2, yan, magkaiba. Pangu siya. Kaya magkaiba yung turns nila sa V1 saka sa V2. Hindi pwede na sinabi nyo na, uy, dun sa NMAX V1, anim na turn lang yung ginawa ni Sir Mel, anim na turn rin tong NMAX V2. Magkaiba po sila. Okay? Sinabi ko na sa inyo yung sekreto. Ito mga sir, isang tip rin para dun sa mga gumagawa ng FI saka throttle body. Kapag bumaba or tumaas yung menor, wag na wag nyong gagalawin yung tinatawag na idle screw. Ito. Itong part na to, Kyle. Kasi minsan, ang ginagawa nila para mahabol yung menor, ito po, hindi talaga siya para sa idle. Ang nagko-control ng idle is yung nandito, yung idle speed controller or yung ISC. Once na naglinis kayo ng throttle body, alam nyo naman sa sarili nyo na hindi nyo ito ginalaw. E ba't nyo gagalawin dito para habulin yung menor? Usually, dito lang po yan, nagkakamali lang kayo sa pagbalik ng ISC. Para, again, para sa magpapalinis ng throttle body, pati yung mga customer, huwag nyo pong pinapagalaw to. Okay, yun yung inaayos namin ngayon ni Moy Moy. Kasi yung
TPS niya kanina, nasa 18, tama? Kanina, nasa 18. Ibabalik natin to sa 16. Nababasa nung diagnostic tool ko kasi kung nagalaw to. Kaya aware kayo, ha? Huwag niyong papagalaw to. Ngayon, once na maayos yung TPS, ganito dapat yan. Dapat magbagsak siya ng 16-1650. Yun yung tunay na minor ng NMAX V1, NMAX V2. Yan. Okay na po. Yung NMAX V1 natin kanina, nakaalis na. Ito naman NMAX V2, nakagalaw din yung throttle position sensor niya. Naka-18 kanina. So gagawin na natin siyang 16 lang din. So ang nangyayari kasi, again, kapag tumataas o bumababa yung minor, dun yung hinahabol. Dun sa screw na maliit na yun. Huwag yung hahabulin dun. Dahil once na maayos namin yung ISE, yung minor is ang hirap habulin kasi ginalaw nyo nga yung idle screw. Yan, balik lang natin sa 16 degrees. Ito yung kagandahan pag meron kayong diagnostic tool. Makikita nyo kung gaano kataas yung inangat ng TPS. Kasi once na ginagalaw nyo yung idle screw na yun, bulag kayo dun kung anong value. Pinapakiramdaman nyo lang kung tama na ba yung minor o hindi. True pakiramdam. Pero pag may diagnostic tool, malalaman nyo dito na out of the range na kasi kayo. Makikita nyo rito mga sir, again, merong tamang value yan. Sa fully close, ibig sabihin kapag nakapatay yung throttle, 14 to 20 degrees lang. Minsan may customer ako dito, umaabot hanggang 22 degrees. Sobra-sobra. So again, balik lang natin to sa 16 degrees para maging okay na, kasa or factory specs yung kanyang minor. Okay na to mga sir. Testing na natin yung minor ni sir na na-adjust na natin yung kanyang TPS. Check na natin mga sir yung idle niya. Dapat magsa-start sa 2100 tapos babagsak ng 1516. Na-adjust na natin yung TPS nito. 21 tapos babagsak dapat 'yan. Yun. Okay. Dapat ganyan mga sir. Lalo na yung mga V2, ganun talaga sila. From the factory pag binili niyo yan sa kasa, pagka-start niyo may auto choke, mga 5 seconds na auto choke 'yon. Para tumaas yung minor, tapos after 3 to 5 seconds, dapat babagsak siya ng maayos na minor. Kita nyo mga sir yung check engine ng NMAX V2 na to. Ito yung kaibahan ng NMAX V2. Once na maayos mo na yung motor na to, hindi siya nagsiself-correct nung check engine niya. Dapat i-delete nyo talaga yung motor na pupuntahan nyo, meron dapat diagnostic tool para ma-delete yung check engine. So, delete natin. Erase. Ang sabi? Erase okay. Tinan mo kung meron pa doon, Kyle. Wala na? Wala na check engine? Wala na. Okay. Goods na to. Goods na to. Yan mga sir. Pinakita ko sa inyo na ayusin yung dalawang NMAX na hindi gumagamit ng diagnostic tool. Kasi sabi nila, may diagnostic tool lang daw kami kaya namin naayos yung motor. By experience talaga, alam na namin kung ilang ikot yung ISE. So para dun sa mga mekaniko dyan, sa mga magpapagawa, nasa area kayo na kapos or wala pa kayong gamit, yun, pag naglilinis kayo ng throttle body, i-apply nyo lang yun, yung mga half rotations na sinasabi ko. Yung sa NMAX V2, applicable yan para sa Aerox V2 sa kayong Aerox V1 na keyless. Pero yung NMAX V1, siya lang yung naiiba talaga. Kasi iba yung design ng ISE ng V1 at saka ng V2. Yun mga sir.